Hello guys, good morning. So ang ituturo ko naman ngayon sa inyo ay kung paano mag-edit ng personal information sa inyong application sa workabroad.ph. So hindi ko na patatagalin, simulan na natin to. So punta lang ulit kayo sa Google Chrome, tapos workabroad, tapos sign in. Tapos pag naka-sign in na kayo, so same procedure, punta kayo dun sa 3 dots or 4 dots na nandun sa left corner, and then select my resume. Tapos pindutin ang resume photo. So dyan makikita nyo na pwede kayo magpalit ng inyong resume photo or tulad nung passport size na same like that. So pwede kayong pumili sa inyong gallery kung meron na kayo nakaready, or pwede rin kayo magpicture ng sarili nyo sa pamamagitan ng inyong camera. So nire-record lang nila na at least white background siya at formal attire para naman presentable sa ating mga employer. So i-select nyo lang yung photo na napili nyo sa inyong gallery, tapos ayan, nalalabas na siya. Tapos save. Pagdating naman doon sa ating personal information, so balik lang doon tayo sa left corner na may guhit-guhit, and then my resume, tapos personal information. So pagkatapos nung i-click yung personal information, so lalabas na dyan yung personal information nyo. So pwede nyo na siyang i-edit kung ano yung papalitan. Usually ang pinapalitan lang naman natin is yung age natin, yung timbang, yung height, at saka yung ating contact information. So dyan pwede nyong i-edit siya, palitan, or kung nagkamali yung type nyo nung una, so dyan nyo pwedeng i-edit. So name, apelyido, ganyan, and so on and so forth. Tapos pagkatapos nyo, na-double check nyo na tama na yung sinulat nyo, so nasa baba, pinakababa, yung kulay green, yun yung save. So once na ma-save nyo siya, yan na yung bagong lalabas sa inyong personal information na pwedeng makita ng employer or ng agency para mas mataas yung chance nyo na ma-select ng employer para sa trabaho na ina-applyan nyo abroad. So ganun lang kasimple ang pag-i-edit sa ating personal information dyan sa work abroad. So sana nakatulong tong video na to. Nang sa gayon ay makorek lahat na kung ano man yung kailangan nyo i-correct dyan sa inyong personal information. So bago matapos ang video na to, huwag nyo naman sanang kalimutan mag-subscribe. Pakishare na lang kung nakatulong sa inyo ito. At pakilike na rin kung hindi naman sa inyo nakakaabalan. So hanggang dito na lang siguro yung video ko, at maraming salamat sa inyong pagsubaybay.